Hi guys! Ako si Red Quaresmats. Welcome back sa aking channel. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe. At sipain na rin yung tiny bell button doon sa baba para updated kayo kung meron ako mga bagong video na i-upload dito sa aking channel. You know? And kanina kasi guys, habang nagpe-Facebook ako, meron akong nakita doon sa newsfeed ko na talagang pinag-uusapan ng netizens. Nagbigay na sila ng kanilang reaction and komento regarding dito. Actually, guys, trending na ito sa lahat ng social media platforms na talagang ang dami-daming netizens ang nabahala regarding dito. So, ito ngayon guys, yung scientists are now getting arrested and getting desperate. We need to save the earth now according to them. We only have 4 to 5 years. And yun nga to guys, trending talaga to. Actually, meron siyang video. And ilalagay ko na lang yung mga link dito sa aking description kung gusto niyo siyang mapanood. I don't know kung fake news to, pero possible naman talaga na mangyari ito, di ba? Na kasi nga yung planet Earth natin sobrang abuse na rin and napakadami ding mga gumagawa ng hindi maganda, talagang inaabuso na yung planet Earth natin, especially yung paggamit ng mga plastic, pagputol ng mga puno and maraming marami pang sobrang nakakasira sa mundo natin. Kasi sa panahon ngayon talagang mapapansin mo yung pagbabago ng mundo natin, yung climate change, ramdam natin yan guys, kaya kailangan natin guys na spread yung awareness na ito kasi alam naman natin science is real. So let the earth breathe. Dapat umpisa na natin guys, gumawa tayo ng action kasi tayo din naman talaga yung tutulong para sa planeta natin guys. Tayo yung magsisave dito. So marami tayong mga paraan para matulungan natin yung earth natin na hindi masira ng tuluyan, di ba? So tulong-tulong tayo guys. Marami tayong paraan para gumawa at mailigtas yung planet earth natin. So yun nga no guys, para sa video ito, meron tayong papanoorin na video. Actually, itong video na to, ito yung possible na mangyayari sa mundo natin. Na talaga naman na nakakatakot, di ba? And hahayaan ba nating masira yung mundo natin? Kailangan natin i-save yung mundo natin, di ba? Tulungan natin yung mundo natin. So panoorin natin itong video na to para magkaroon tayo ng kaalaman kung ano nga ba mangyayari sa mundo kung hindi natin to ililigtas. Okay ba yun? Kaya kung interesado ka guys na panoorin itong buong video na to, panoorin mo siya hanggang sa dulo at kung hindi naman, okay lang din. Pero, kailangan mong panoorin to para meron tayong malaman tungkol sa nangyayari sa mundo natin para makatulong din tayo, di ba? And kung tulong-tulong tayong lahat, masisave talaga natin yung planet Earth natin. So, yeah, panoorin natin to. So, ito na guys, ipiplay ko na siya. And kailangan natin na mapanood to para matulungan natin yung planet Earth natin. Ito yung possible talagang mangyayari sa mundo kung tuloy-tuloy pa rin tayo na abusuhin yung planet Earth natin. Alright, bilang tayo guys ng 3, 2, 1, go! Pansinin nyo yung isda, guys. Tignan nyo yung loob, di ba? May plastic. So yan yung mangyayari talaga. Year 2050. Okay. Tignan nyo yung nakukubagay sa dagat. Di ba? Basura. Tignan nyo yung gilid. Punong-puno ng basura. Year 2050 yan guys ha. Kung patuloy tayo nagtatapon ng basura, ganyan yung mangyayari. Tignan nyo guys. Di ba? Ang daming basura. Naglutang. Kasi sa panahon natin ngayon, kung saan tayo nakakakita ng basura, no? Tapon dito, tapon doon. See? Tignan mo yung isda. May nakakapit na basura doon sa pinaka-tail niya. Di ba? Wait lang guys. Biruin mo yun guys, no? Namiminwit ka ng isda and yung paligid tapos yung dagat or ilog na yon ay punong-puno ng basura. It means, di ba? Napakadumi. And yung mga nahuhuli natin na pagkain dito ay maaaring madumi din and maaari din tayo na ma-poison dahil sa mga basura na tinapon natin. Actually, itong video na to pinapakita dito yung mangyayari talaga kung patuloy tayong gumagawa ng pagtatapon ng mga basura, ng mga plastic sa ilog or dagat. So, ito yung
maaaring mangyari, guys, di ba? And sobrang nakakatakot, di ba? And biruin mo, papakainin mo yung anak mo, yung pamilya mo ng ganyan, di ba? So kailangan natin gumawa talaga ng action na hindi ito mangyari, di ba? Kailangan tayo yung mag-umpisa, tayo yung gumawa ng paraan para matulungan natin yung planet Earth natin. Kasi tayo din yung may kasalanan eh. Tayo din yung may kasalanan kung bakit nangyayari to, di ba? Habang maaga pa, itong panahon, itong taon na to, kumilos na tayo, guys, di ba? Tulungan natin yung planet Earth natin kasi sa atin mag-uumpisa yan eh. Kasi tayo din may kasalanan kung bakit nangyayari to ngayon, di ba? Yung mga ganyan, yung mga trahedya, yung climate change, random na ramdam natin yan. Basura yung laman doob, di ba? Tapos kapakain mo, grabe, di ba? Yan yung mga makina, mga plastic. Di ba? Back 2021. See? Actually, totoo naman yun, guys, no? Yung mga pabrika, mostly yung mga waste materials nila ay dumidirekta talaga minsan sa mga ilog o kaya sa mga dagat, di ba? So, dapat talaga na gumawa ng solusyon regarding dito, di ba? Medyo nakakatakot na yung panahon ngayon, guys. And nakakatakot din yung, kwan, guys, ha, yung news na yun. I don't know kung fake news. Yung mga scientists nagsabi na meron na lang daw tayong 4 hanggang 5 taon dito sa mundo. So, nakakatakot yun. And kailangan natin maging aware dito. Diba? Yung awareness na yun, kailangan natin i-spread kasi possible talagang mangyari. Wait, basahin natin, guys. Hindi ko nabasa eh. Ito. Children will inherit a world running in plastic if we do not act now. Totoo yan, guys. Totoo. Kailangan natin gumawa na ng action ngayon. Mag-start sa atin, guys. Di ba? Ito. Di ba nakakatakot, guys, yung panahon ngayon? Sobrang nakakatakot na. And maliligtas natin yung mundo natin if tulong-tulong tayo. Gamitin natin yung boses natin na spread tong awareness na to and let the earth breathe, di ba? Save natin yung Mother Earth natin, magtanim tayo ng mga puno, di ba? Turuan natin yung mga bata na yung kanilang mga basura, kahit maliit lang to, ilagay nila sa tamang lalagyanan. And then turuan natin na i-recycle yung mga bagay na pwede pang i-recycle, di ba? Marami tayong paraan na pwedeng gawin dito. And sana ma-implement na talaga ng tuloy-tuloy yung paggamit ng mga eco bags, di ba? Yung mga paper bags, dapat ma-implement na yan. Actually, dito sa lugar namin, implemented na po yung paggamit ng mga paper bags or mga eco bags na ginagamit na pang grocery. And then yung meron pa naman dito sa amin, guys, na gumagamit ng plastic, but yung mga plastic na yun, yun yung mas mabilis na matunaw. Hindi siya years kung aabutin. So yung mga iba kasi, yung mga plastic na ginagamit yun, matagal siyang masira, di ba? Matagal siyang matunaw. Pero yung mga plastic na yun dito sa amin, guys, talagang natutunaw na siya kaagad. So, which is napaka-okay naman talaga. And then talagang kailangan na natin na gumawa tayo ng action regarding dito. Di ba? Nakakatakot talaga. Kailangan natin gamitin yung boses natin para tulungan yung Mother Earth natin. I-share yung nalalaman natin dito. Yung mga bata, lahat ng social media influencer, dapat tayo yung maging isa sa mga magbigay ng aral dito. And isa tayo sa gumawa ng action, gumawa tayo ng mga pwede nating maitutulong sa mundo natin, yung mga plastic materials na nakikita natin sa paligid, pulutin na natin to and ilagay natin sa tamang lalagyanan, magtanim ng mga halaman, mga puno, di ba? And yeah. And sana yung mga pabrika,
gumawa din sila ng mga paraan, di ba, na yung mga waste materials sila ay kailangan meron silang mga tamang tapunan na lalaganan, or pwede naman siguro i-recycle yun, di ba, para mas magamit at mapakinabangan pa, di ba? Yung mga gases, grabe, yung mga gas from the transpo, yun yung isa din talaga sa nakakasira sa air natin. Actually, malalabanan naman talaga yan, yung mga ganyan. Kailangan lang talaga natin magtanim ng mga halaman para sila yung kukuha ng mga bad gases, di ba, katulad ng carbon dioxide. Nakakatulong talaga yung mga halaman sa kayong mga puno. So kailangan, kung meron tayong nakita mga vacanting space, pwede natin lagyan yan ng mga halaman ng mga puno, 'di ba? Magtanim tayo ng mga puno, 'di ba? Lalong-lalo sa mga city ngayon, kailangan talaga merong mga ganyan, mga halaman, kasi ramdam natin, guys, yung climate change, 'di ba? Nakikita natin 'yan, nararamdaman natin. Mapapansin mo, sobrang init, tapos biglang lalamig, tapos biglang uulan. So nakakatakot, 'di ba, yung ganung panahon. And then pag bumabaha, dumadami yung basura. So naglulutangan yung mga basura. And yun yung nagko-cause kung bakit tayo nagkakaroon ng baha. And then wala nang mga puno kasi ngayon. Kaya yung baha ay talagang tuloy-tuloy yung ragasan niya, and wala na talagang sumisipsip para sa mga tubig. So yeah, gamitin natin yung boses natin, tulungan natin yung Mother Earth. Kasi tayo, sa atin mag-uumpisa yan. So yun lang nga guys, kung nagustuhan nyo to, bigyan nyo siya ng malaking likes at mag-comment kayo kung meron kayong mga request na video na pwede kong gawin dito. Kayo guys, sa lahat ng nanonood dyan, gumawa na kayo ng action regarding dito. Kasi tayo ang magliligtas sa mundo natin. Hindi kasalanan ng mundo kung bakit nangyayari to. Kasalanan nating mga tao. Yun. Bye!